Hello mga kaalam. So, kaalaman number 7 na po tayo. Ang topic po natin is executive clemency. So, by the way po pala dun sa mga ni-request yung topic is siguro po ma-feature ko po siya soon po kapag meron na po akong whiteboard na pwede ko pong magamit. Kasi po yung iba pong topic is medyo mahirap po siya kung sa ganitong way ko lamang po siya i-explain. So, baka po soon na makapag-provide po ako ng whiteboard para po mas lalo ko pa pong ma-explain ng maayos at mas maintindihan pa po ng ating mga followers. Okay po. So ang topic po natin is executive clemency. Ano po ba yung executive clemency? Ito po yung power ng ating pangulo na magbigay po ng pardon, reprieve, commutation of sentence at saka po ng amnesty. So, umpisahan po natin sa pardon. Ang pardon po ay may dalawang uri po. Ito yung absolute pardon at conditional pardon. Sa absolute pardon po, tandaan po natin, total extinction po ng criminal liability. Tinatanggal po yung criminal liability ng isang tao. Ibig sabihin po, makakalabas po siya, makakabalik po siya sa community na wala pong iniisip ng mga patakaran. Wala po siyang kailangan sundin ng mga patakaran. So, yung conditional pardon po is only partial extinction of criminal liability. Makakabalik din po siya sa community pero meron po siyang mga kailangang sundin na mga patakaran or mga rules and regulation. So, yun po yung dalawang uri ng pardon. Ang dapat lamang po natin tandaan, yung BPP po or Board of Pardons and Parole ay siya po yung nagre-recommend sa ating presidente kung sino po ang karapat-dapat na mabigyan po ng pardon. Okay po. So, yung sunod naman po is reprieve. Ano po ba yung reprieve? Ito po yung temporary stay of execution of sentence. Kadalasan po is death sentence po. Kung mai-imagine po natin doon po sa isang kwarto kung saan po ini-execute po ang death sentence through lethal injection po, meron po doong telepono na nakaabang kasi po anytime pwede pong tumawag yung ating presidente para po i-reprieve or ipahinto yung execution ng death sentence kasi po siya lamang po or yung ating pong pangulo lamang ang may kapangyarihan para po ipatigil yung execution ng death penalty. Okay po. So yung sunod naman po is commutation of sentence. Ano po ba yung ibig sabihin nito? Ibig sabihin po, pwede pong baguhin ng ating pangulo yung penalty po ng isang offender po. Pwede niya pong maibaba. So halimbawa po, yung penalty niya po or yung penalty niya po is murder, pwede po itong maibaba sa homicide na lamang po. And halimbawa po, if you are serving 20 years imprisonment, pwede pong maging 10 years na lamang po. Okay? So, ang next naman po is yung amnesty. Ang amnesty po ay ibinibigay po ito sa mga group offender po. Kadalasan po ito po ay mga political offender. Ang dapat po nating tandaan dito po sa amnesty is kailangan po yung approval ng Congress. Kailangan po makuha po yung majority vote para po maaprubahan yung amnestiya. Kasi po kung hindi makuha or hindi maaprubahan ng Congress kahit po kagustuhan ng ating presidente ay hindi rin po maigagrant yung amnesty. So okay po, sana po maliwanag po yung mga executive clemency po natin at magamit nyo po yan sa darating na board exam. So yun lamang po, you can follow po my page, react and share, and you can also support me po by sending stars na pwede ko po yan magamit para bili po ako ng whiteboard para po mas maging maayos po yung aking pag lecture dito po sa aking page. Okay po, thank you and God bless.